Issue One-on-One. Matinding takot, panginginig ng laman, pagkabalisa at pagkawala ng kapanatagan. Ang mga ito ang epekto ng karahasan sa tao. Sa buong mundo, kabi-kabila ang kaguluhan at digmaan mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang mga terorista at mga komunistang grupo, walang ibang hasik kundi lagim at kamatayan. Ang Pilipinas hindi rito nakaligtas. Umaabot na sa dekada ang problema sa insurensiya ng ating bansa na noon pa may pinamumugaran ng mga makakaliwang grupong New People's Army. Ilang administrasyon na ang nagdaan, iba't ibang strategiya na ang sinubukan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang laban sa karahasan. Sa pag-upo ng Pangulong Duterte, tila naubos na ang pasensya ng pamahalaan. Terrorism is number one in our list. Actually, the number one threat to the country, hindi Abu Sayyaf, hindi yung mga terorista of no value. Itong high value targets, ito yung mga komunista. Kaya ang utos ko talaga sa armed forces, sa sundalo, pakan mo. Matapos ang masusing pag-aaral at base na rin sa kanyang karanasan, nabuo at kasalukuyang ipinatutupad ang Executive Order No. 70 upang wakasan ang insurensiya sa mas mataktikang paraan. Ang Davao Oriental, isa sa mahigpit na nagpapatupad nito at malaki na ang naging epekto nito sa lalawigang pinamumunuan ni Gobernador Nelson Dayanghira. With regards to the EO-70, nabigla ka ba? Nagulat ka ba? Actually, hindi na ako nagulat about sa Executive Order No. 70 niya. No? Dahil yun naman talaga ang dapat gawin at dapat ipa-implementa sa mga local government units. Saan yung hugot ng Presidente doon sa tingin niyo? Una is si Presidente Rodrigo Duterte naman is dating mayor at matagal na mayor ng Davao City. Okay. So alam na alam niya yung problema sa grassroots level. Kaya hindi nakapagtaka kung bakit nakagawa siya ng Executive Order No. 70. Pero nakakagulat, Gov, no? When became the president, at first may peace talks and then biglang all-out war. What could be the reason behind that ganito yung direction? Alam naman ninyo, tulad ng sinabi ko nga, no? Nararamdaman ni Presidente sa kanyang sarili mismo yung hirap na pinagdaanan niya sa time na kailangan niya makisama kaliwat kanan. So naging presidente siya, nakita niya, ito na yung opportunity na dapat tapusin na natin itong problema ng insurgency sa buong Pilipinas. May power siya, kontrolado na niya ang sundalo at mga pulis. So pwede niyang gawin na tapusin ang laban ng insurgency problem dito sa ating bansang Pilipinas. May authority siya to direct or the local government unit to do their parts and participation. So yun ang tingin ko, no? Na pwede namang talagang magbago kahit na ng panahong congressman ako, no? Kailangan ko rin makisama, kaliwat kanan. Okay. Pero nung naging governor ko, I have to decide. But you started as a barangay captain. And from there, na nakita mo yung galaw ng mga tao sa baba and ang tugon ng gobyerno. What were the lessons that you learned when you were still a barangay captain up to naging congressman kayo, a governor? Actually, ang isang problema talaga sa ground, sa baba, no? Una is yung kakulangan ng serbisyo ng ating gobyerno. Okay. Kaya naman kung titingnan natin, sa takbo ng panahon, dumadami ng dumadami ang sumasapi sa New People's Army. But this time, kung titingnan natin, malaking kaibahan. Dahil, especially with the leadership sa Department of Budget and Management ni Secretary Wendell Abisado, na gusto niya na yung programa ng gobyerno, yung pundo ng gobyerno, nakatutok para sa kabutihan ng taong bayan. So, given the opportunity na maayos natin yung mga basic needs ng mga tao sa barangay, yung mga daan natin, yung mga water system, no? So, tingin ko wala nang rason na para
sumapi pa sa New People's Army ang mga tao. You started as barangay captain years ago. Yeah. Pakikwento sa amin ko, ano yung sitwasyon noon? Ano ang Davao Oriental noon? Paano ba ang galawan noon? Kasi kakatapos pa lang ng martial law noon. Kung titingnan natin ang Davao Oriental noong una, napakahirap ng daan. Mm. I mean, the main highway, no? Connecting Davao Oriental. Mm. Rap road yung daan. Lahat ng munisipyo, napakakitid ng daan. Mm-hmm. Wala pa kaming mga tulay, kailangan mong tumawid sa ilog. Mm-hmm. Pag minalas ka, bumaha, hindi ka makakatawid, matutulog ka sa tabi ng ilog. That was how many years ago? So, I think 30 plus. Okay. Naging barangay captain ako, way back 1989. Okay. Wala pa masyadong eskwelahan? Wala pa masyadong eskwelahan. Okay. Walang portable water system. Mm. No? Mm. So kami noon, umiigib kami ng tubig sa sapa pa para lamang meron kami magamit na tubig sa bahay. Mm. So ganun kahirap yung pamumuhay sa probinsya. Walang kuryente. Mm. So ganun. No? Kaya naman, hindi imposible na talagang dumami ang mga New People's Army sa taon na mga nagdaan. And from there, unti-unti mo naintindihan yung kakulangan ng system sa gobyerno. Totoo yan kasi unang-una, umiikot ako sa mga barangay. Okay. No? So nakikita ko yung kakulangan. Wala naman akong magawa dahil ilan lamang ang pondo ng aming munisipyo. Kulang ang pondo, anong magagawa ng isang katulad mong opisyal? Iyon nga ho ang problema, no? Kulang yung aming pundo, wala pang presensya ng mga sundalo. Ang naiiwan sa amin ni ilang pulis lamang. Did you think of resigning? No, actually it's a challenge para sa akin. Okay. No, it's a challenge sa akin. Kailangan ko pumunta sa Manila para humingi ng tulong, ayuda sa iba-ibang ahensya para madagdagan lamang yung pundo ng aming munisipyo at maibigay namin yung mga proyekto sa aming mga kababayan. And you ran as mayor of Manay. Yeah. How was that experience? It's very challenging. Mm-hmm. Nag-enjoy rin naman ako. Well, what is it in Manay na kailangan noon, iniisip mo, itong baguhin mo, nakita mo na parang wala nang pag-asa? Una, of course, ang isang napakalaking challenge sa akin na yung barangay, yung poblasyon mismo. Mm-hmm. Walang tubig, pahirapan kumuha ng tubig. So, naging challenge sa akin kung paano ko gawa ng paraan na magkaroon ng level 3 na water system yung poblasyon namin. So, hindi naman ako nagkamali. Bago natapos yung term ko, nagawa natin ng paraan na nagkaroon ng portable level 3 water system yung poblasyon. Nagkaroon ng cable connection ang mga bahay-bahay sa poblasyon. So, para sa akin, it's a challenge na gumawa pa tayo ng marami pang pwedeng gawin para sa kabutihan ng taong bayan. Of those positions that you've held, nung marating mo ang pagiging board member, doon mo nakita ang ginagawa, klarong ginagawa ng pwedeng. When you were kidnapped, tell us about the details of that. Yeah, alam mo, nung unang panahon, nung tumakbo akong board member in my second term, that was 2004 election. Bawal kasi pumasok ka sa mga barangay na kung saan kontrolado ng New People's Army pag hindi ka nagbayad ng permit to campaign. So it so happened na hindi naman talaga ako nagbibigay sa kanila. No? So bawal na, pumasok ka pa din? Pumasok ako. Nagkataon nandyan sila, so hinuli ako. So dinala ako doon sa pinakamataas nila, kinausap ako na kailangan magbayad ako. No? So siyempre nandyan yung takot na... Anong sabi sa'yo nun? Una, sabi niya sa akin, pumasok ka sa teritoryo namin, alam mo ang batas namin na dapat magbayad ka ng permit to campaign. Pero sumakay ka nung habal-habal na napakatagal? Dinala nila ako sa taas, sa bukid. Okay. No? Pinasakay nila ako ng motorsiklo. How many were they? So, actually, tumakbo kami ng about 30 minutes. Mm-hmm. 30 minutes galing doon sa lugar na pinagkuna nila sa akin. Mm-hmm. Of course, kuwardyado ako. Nasa likod ko yung isang tao na may dalang M16. Uh-huh. No? Pero nandiyan yung takot ka ba? Una, takot, may takot ako sa kanila dahil nandyan sila. What were you thinking then? Papatayin kanila? Hindi naman. Hindi naman ako nag-iisip na papatayin nila ako. Ang iniisip ko, makipag-usap lang sa akin. Mm-hmm. No? Pero ang takot ko, baka biglang may sundalo
maabutan kami ng sundalo, magkaroon ng encounter, so at madamay ako. Yun ang kinakatakutan ko sa lahat. Okay, so noong nakaharap mo na ngayon? Noong nakaharap ko, yun ang nga, sinabi niya sa akin na kailangan ko magbayad. Sino yung siya? Yung commander ng MP. Sabi ko, tinanong ko, magkano? Ang sabi niya sa akin, sa posisyon na tinakbuhan mo, kailangan magbayad ng 20,000 pesos. So nakiusap ako, sabi ko, alam mo, yung ibibigay ko sa inyo, gagamitin kong pangampanya. Baka pwede namang tumawad, sabi ko, kahit na 10,000 lang. So pumayag naman siya. Pero nung tinignan niya yung kanyang record, nakita na yung 2001 election, hindi pala ako nagbigay. So siningil rin ako, kaya all in all, 20,000 pa rin yung dapat kong bayaran. So, so ang ginawa ko, mayroon akong kaibigan na alam kong may kontak sa kanila. Yun ang kinausap ko. Sabi ko, pakisabi sa kanila, hindi ko kaya magbigay sa kanila ng ganong kalaki. Ang ibigay ko lamang is 5,000. So yun lang ang binigay ko. So yun, hindi na rin ako pumunta sa mga lugar na kung saan na kontrolado nila. Isa lang kayo sa politiko na maaaring gawa nila kasi sabi nila may listahan sila. So can you confirm that in the past, sinusuportahan talaga sila ng mga politikong tumatakbo? Sigurado ako kasi unang-una, wala namang magawa yung mga politiko dahil pag hindi ka nagbigay, hindi ka napapapasukin nila sa kailang mga kontroladong lugar. Pangalawa, kung gusto mong manalo, magbayad ka na lang para makakampanya ka sa mga lugar na kontrolado nila. You said na kasagsagan ng marami mga NPA was in 2016. Describe to us, gaano kalaki ang puwersa nila? Paano sila nakikisalamuha? Ano yung mga strategy nila para yung mga tao magalit sa gobyerno? At ano yung mga movements nila? Una, and where, what municipalities are there na doon talaga sila nagbe-base? Mas lalong lumalakas ang pwersa nila pag nagkaroon ng ceasefire agreement. Una, panahon na pwede silang mangumbinsi ng tao para sumapi sa kanila. No? Kasi siyempre pag ceasefire, walang military sa bundok. Ceasefire happens every December. Kaya every time na meron ceasefire, mas lalo silang lumalakas. Okay. No? Ang lahat ng sundalo, back to barracks, nasa kampo. So yun naman yung panahon na libre silang lumakad at libre silang mangumbinsi ng mga tao para sumapi sa kanila. Actually, noong 2016, ang buong Davao Oriental, napakalaki ng impluensya. No? Hindi lamang sabihin mo ilang munisipyo, kundi yung buong Davao Oriental talaga. Bawat munisipyo? Bawat munisipyo, meron silang mga tao, meron silang mga lugar na kung saan nandyan sila. Gaano kadami? Let's say sabihin natin in the entire entire province of Davao Oriental, nasa mga more than 300 sila. Yung active arm, maliban pa sa mga masa nila, no, na mga civilian na sympathizers nila. Yun so ang marami. How do they operate, Go? How do they operate? How do they exist? Una, nabubuhay sila dahil sa contribution ng masa. Okay. Yun ang ayun sabi ko, yung kakainin na lang ng pamilya, ibibigay pa sa kanila. Force. Yeah. By force. Wala silang magawa kasi, of course, yung mga tao nandoon sa bundok, wala namang pwedeng puntahan nila. No, napipilitan na rin silang sumuporta at napipilitan silang magbigay ng kailangang contribution. Okay. Sila yung inuutusan, bumili ng mga food supplies, kung ano-ano sa mga bayan-bayan. So yun yung trabaho ng masa. Actually, kung titingnan mo yung masa, ayaw ng masa ng gulo. Pero wala silang magawa dahil nasa lugar sila na wala silang pwedeng takbuhan. Ang EO-70 ay nabuo upang lansagin ang grupo ng mga komunista at teroristang nagpapahirap sa bansa. Iniimplementa nito ang good governance sa pamamagitan ng whole of nation approach. Ibig sabihin nito, kung dati ang mga militar at pulis lang ang humaharap sa mga kalaban, ngayon kaisa na rito ang buong sambayanan. Ang mismong lokal na gobyerno sa iba't ibang mga ahensya kumikilos upang abutin ang mga nasa malalayong dako ng bansa kung saan sinasabing nag-uugat ang insurensiya. Kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga pag-atake at pag-asik ng kaguluhan ng mga makakaliwang grupo, ang Davao Oriental ay maraming kwento tungkol dito. Maging ang gobernador mismo ng lalawigan, may karanasang hindi makakalimutan. Ano-ano nga ba ang mga estratehiya ng mga rebelding ito? Paano sila kumikilos? Gaano kalakas ang kanilang puwersa noon? At ano ang mga dahilan
ng kanilang ipinaglalaban. Dito sa 11 10 municipalities and one city ninyo, ano yung pinakamagulo noon? Kahit na itong Mati City, no? Itong Mati City, will impact, sabi ko nga, yung station mismo ng pulis, inatak ng New People's Army. Yung municipality, yung Governor Hineroso, yung police station, inatak ng MPE. So, considering ko doon sa Mati, saan ka nun? Anong position mo? Paano sila umatake? Actually, nung inatak yung City of Mati na police station, I was still a congressman. Okay. No? Nung inatak naman yung Governor Hineroso police station, tapos na ang election, nag-aantay na lang ako pag-assume bilang gobernador. Nung sa Mati, anong nangyari? Nagkaroon ng intelligence report sa PNP and Philippine Army. So, kaya nakapaghanda ang police at army, no? Kaya hindi na nakuha yung police station, but instead, mas maraming namatay sa kabilang persa sa New People's Army. Although, dinalayla yung mga bangkay, pero makikita naman natin yung mga dugo na naiwan sa kailang area kung saan sila nakaposisyon. How would you describe that attack na sa mismo center ni mismo Davao? Of course, dinideliver nila yung mensahe na malakas sila. Dinideliver na mensahe na dapat silang katakutan ng taong bayan. No? Kaya naman, at that time, yung mga negosyante, namipilitan talagang magbigay dahil sa takot. Pag hindi ka nagbigay, umakyat sa bukid, sa teritoryo nila yung mga sasakyan mo, yung mga truck mo, susunogin nila. Governor Hineroso, ano nangyari mo? Yung Governor Hineroso, talagang nakuha nila yung police station. Okay. Dahil una, naubusan ng bala yung mga police. In fact, inabdak pa nila yung chief of police mismo. For how many months bago nila binitawan yung chief of police ng Governor Hineroso. Okay. It was no less than Senator Pacquiao ang kumuha pa sa mundo. Talaga? Doon sa bukid at tinon-over ng New People's Army kay Senator Pacquiao. What was their demand? Wala naman silang demand. Inaakusahan nila yung chief of police na may involvement sa drugs. No? Siguro na after all, nalaman nila na wala namang involvement yung chief of police. Napilitan rin silang bitawan. What was your action then? Ano nangyari sa Hineroso? Naawa ako sa mga taong bayan dahil nandyan yung takot. No? At the time nung ako na yung nag-assume, kinausap ko yung PNP. Sabi ko, pag hindi tayo gumawa ng proper strategy para tapusin, sugpuin itong problema, manatiling kawawa ang ating probinsya at ang ating taong bayan. Napakalaki ng potensyal ng Davao Oriental in terms of tourism. Alam naman natin, pag tourism, magbibigayan ng malaking trabaho sa mga taong bayan. So, at that time, nagkaisa kami ng Police and Philippine Army. Kinausap ko rin yung lahat ng mayors. Sabi ko, hindi ito laban ng police o laban ng army o laban ko lang. Kailangan laban natin ito lahat. In the municipality of Manay, your hometown, meron pang inambush tapos may PMA na napatay. Tell us about the incident. Ang nangyari doon dahil sa gusto nilang i-recover yung municipality of Manay. The MPA? Ng MPA kasi dati hawak nila. So biglang tumahimik, nawala sila dahil sa presensya ng military at sa suporta na rin ng taong bayan. So bigla silang pumasok sa isang barangay na unexpected namin na pwede lang puntahan. Kumbaga sa kagitnaang lugar no, ng bayan at saka pinakamalayong barangay. Nasa gitna sila dumaan. Ang nangyari doon is parang nagkagulatan. Hindi akalain ng MPE na may darating na sundalo. Okay. Hindi rin naman akalain ng sundalo na may MPE. So nagkabiglaan, kumbaga. So nagkaroon ng encounter. So sa madalit salita, nagkaroon ng isang casualty na isang second lieutenant na nakagraduate lamang sa PMA. How was the situation like nung governor ka na nun, tas your hometown, para bang bumabalik sa lala mo, ito, kailan pagiganti ko to kasi umatake kayo sa bayan ko. Of course, talagang... Parang ang dating nun ko, ikaw ang kalaban nila. Actually, talagang hinabol sila ng hinabol ng mga sundalo, nagkaroon ng massive operation, no? With impact, maliban doon, nagkaroon pa ng another encounter sa municipality na ng Tarragona. Habang hinahabol sila ng military, inabutan sila. No? Yun ang isang pinakamalaking problema ng mga MPA noon is
ilang araw na wala silang kain. Mm-hmm. No, kasi siyempre yung mga tao nag-alisa na rin. Okay. Saan galing itong mga armas nila, Coop? Ang laki rin ang resources nila. Mm-hmm. No? Yung mga napipilitang magbigay sa kanila, yung mining industry natin, mm-hmm. yung transport group natin. Mm-hmm. E siyempre pag hindi ka nagbigay, for example, may-ari ako ng truck, may-ari ako ng mga bus, pag hindi ako nagbigay, magkano ang halaga ng isang bus ko pag sinunog nila? Pag bili. Is that the reason why marami pa rin hindi nag-surrender? Because sa tingin nila, mas malaking kikitain nila kung nandun sila sa taas? Sa tingin ko, kung mayroon namang kumikita, ilan lang. Mm-hmm. Yung mga ilang leader lang nila, yun ang nagkocontrol ng pera. Mm-hmm. Pero yung mga armado nila, yun ang kawawa, yun ang nahihirapan. Mm-hmm. Wala namang sweldo. Mm-hmm. Wala namang binibigay na tulong sa mga pamilya. Mm-hmm. Kaya nga lang dahil sa takot na ng iba, hindi na rin makalabas. No, dahil sinasabi ng MPA na pag nag-surrender kayo sa military, papatayin kayo ng military. So yun naman ang rason na kung saan nagkaroon kami ng happy house or happy home. Na upang iparating ang mensahe sa mga New People's Army na pag bumalik kayo, nagbalik loob kayo sa ating gobyerno. Hindi ganun ang mangyayari sa inyo. Okay. We in fact, tutulungan namin kayo. Meron kaming lugar na kung saan namin pwede kayong ilagay. Before going into that, Coop, naging kapitan ka, naging mayor, naging board member, congressman, and then governor. May threat kang natanggap? Ano pa paano mo natanggap? At ano yung pakiramdam na parang ikaw ang kalaban talaga ng mga NPA ngayon? Daming mga text messages na natatanggap natin, lalo na nung naging regional chairman ako ng Peace and Order. Okay. No? So, ang daming mga text na pinapadala sa atin. Pero para sa akin, normal na may isa challenge sa buhay ng isang tao. Mm-hmm. Ang sabi ko nga, pag panahon mo na. Mm-hmm. No? Ang importante sa akin is trabaho, nagtatrabaho ako. Mm-hmm. At gusto kong ma-improve, ma-develop itong aking probinsya. Mm-hmm. Mabigyan ko ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay ang aking mga kababayan. Pumasok ka na maging reservist ng Army, ng AFP. Yan ba isang strategiya mo sa politika? Or dahil gusto mo lang na i-imbibe yung principles ng sundalo dahil kalaban ito ng NPA? Una nakita ko yung pwedeng makontribute ng reservist sa community. Mm-hmm. Well, in fact, nagsimula akong sumali sa reservist when I was still a mayor. Mm-hmm. Ang binigay na rango sa akin sa reservist is a master sergeant. Mm-hmm. So, unang gabit na gabit po ang reservist time of calamity. Mm-hmm. May mga programa, activity ang ating gobyerno. Pwede natin silang itap, pwede silang makatulong. Mm-hmm. No? Nagiging multiplier natin sila ng ating mga sundalo at mga kapulisan sa mga lugar na kailangan mm-hmm. kung saan may visibility ang police and military natin. Mm-hmm. No? So, napakalaki ng pwedeng maitulong ng reservist. Kaya naman na sumali ako sa reservist dahil gusto ko rin tumulong. Explain to us, Go, what is it in the LCAP or the EO-70 that you are so thankful na ito kasama ito sa programa ng Pangulo? Una, tulad ng sinabi ko, ang napakagandang development na nangyari sa ELCAC. No? Kung nung una, ang concern ng pangangailangan ng taong bayan sa bawat barangay is concern lang ng barangay captain, concern lang ng mayor, concern lang ng governor, concern lang ng congressman. But this time, it's everybody's concern. Mm-hmm. Concern na yan ng different national agencies. Mm-hmm. Kumbaga, yung budget nila dapat nakatutok na sa pangangailangan ng taong bayan. Kailangan yung budget ng isang ahensya mm-hmm. endorsed by the Regional Development Council. Okay. And how was the participants, the stakeholders doing welcoming this? Hopefully, before end of this year, no, mapipila ng ground mm-hmm. yung malaking kabaguhan mm-hmm. ng programa ng ating gobyerno dahil dito sa ELCAC. Yung isinusulong yung programa na ibinibida ninyo, nakakapagpabago ng pananaw ng mga tao sa kabarangayan. I understand, meron kayong barangay caravan or medical outreach. Tell us, what's the importance of this? Isn't this
a political strategy lang ng mga politiko, or it has something to do with really addressing the real needs of the people? Ang solusyon sa problema ng peace and order is hindi ang sundalo, hindi ang ating mga kapulisan. No? Sa bawat MPA na namamatay sa encounter, ang buong pamilya noon galit na galit sa gobyerno, galit na galit sa sundalo. So hindi solusyon para sa akin ang patayin, ang mamatay sa encounter, ang mga MPA. Kaya naman ginawa ko yung programa namin nagkakaisang lingkod bayan dahil ang isa sa mga ginagawang pamamaraan, pagkumbinsihin ng mga New People's Army sa ating mga kababayan, yung kakulangan, kawalaan ng serbisyo ng ating gobyerno sa mga liblib na particular na lugar. Kagaya ng kawalan ng tubig, kawalan ng livelihood program, walang serbisyo sa gamot, no? Kung ano-ano. So kaya naman ginawa natin, wala pang Executive Order Number 70. Ang probinsya ng Davao Oriental, meron na kami tinatawag na Whole of the Province Approach. Lahat ng national agencies na na-assign dito sa probinsya, kasama namin sa aming serbisyo karaban. Nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental, Barangay Outreach Karaban. During those times, ano yung mga mechanics ninyo? Iba-ibang serbisyo ng bawat departamento, bawat ahensya, and aside from that, kinukuha namin yung need assessment. Inaalam namin ano yung problema, pangangailangan ng taong bayan sa bawat barangay. Can it also be a chance, Gov, na tiktikan nyo yung mga kalaban when you're still there? No, ang akin lang naman doon, ang gusto ko lang is maibigay yung tamang serbisyo sa taong bayan. Pero of course, hindi naman natin mawala. Nakikita tayo ng mga taong bayan. Pero alam mo, no? Nakikinig yung mga kasama nila doon. Yeah, nakikinig. Alam kong nandyan yung iba, nagpapa-check up, no? Kung ano yung sinasabi ko, kasi publicly, openly. So ibig sabihin, pag nagsalita ka doon, nagpaparinig ka sa kanila? Yun ang purpose ko. Yung sinasabi mo? Gusto kong ipaabot sa kanila. Una, sabi ko, pare-pareha tayong Pilipino. Alam ko maraming issue, maraming problema, pero hindi yung solusyon na magpatayan tayo. Okay. Bakit hindi kayo bumaba? Pag-usapan natin. Magtulungan tayo. Nakatingin sila sa iyong mata? Yeah, problema natin ito. Hindi man ito problema ng ibang tao. No? Pag-usapan natin kung anong solusyon at gawin natin. Nakikinig naman sila ko. Kaya nandito ako upang ipabot ko sa inyo ang mensahe na kung gusto niyo magbalik loob sa gobyerno, nandyan ako. Huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. So, maganda naman na di-deliver. Kaya nga sabi ko sa mga MPA, huwag kayong magalit sa akin. Hindi naman ako sundalo, hindi naman ako pulis na makipagbarilan sa inyo. Nandyan ako, nagbibigay ng serbisyo at nakikiusap sa inyo na magkaisa na tayo. Iwasan na natin na magkaroon ng encounter na ulit. Iwasan natin na mayroong masaktan sa bawat panig. No? Go. Ini-intensify po ng AFP ang kanilang community support program. Nagbabahay-bahay sila ngayon, nakikiusap sa mga taong bayan na isumbong, may mga leaflets sila dinadala. Did you warn them or did you caution them na maging maingat dahil baka mamaya yung mga tao ay matakot? Actually, ibang sitwasyon ngayon. Okay. Dahil dito sa programa nga ng Armed Forces of the Philippines, no, mas napalapit ang taong bayan sa mga Philippine Army at sa Philippine National Police. Kasi naninibago ang taong bayan eh. Noong una, armas at bala ang dala. Pero ngayon programa, nakipag-usap sa taong bayan, meron silang tinatawag na community service, yes. Nagdi-deliver sila, tumutulong sa mga taong bayan na gumagawa ng gardening, tinuturuan yung mga taong bayan. So, napapalapit yung loob ng mga tao sa mga sundalo. Tell us, the attitude of our soldiers now. Of course, napakalaki ng kaibahan. Masasabi ko yung ating sundalo sa Pilipinas, mga professional na talaga. Did the move of the president to double their pay, to really concentrate on the military's logistics, suportahan lahat, binibisita ni Presidente, did this somehow affect the morale of our troops?
Yeah, napakalaking bagay yan para sa ating mga sundalo. Mm-hmm. No. Alam rin natin kung gaano kahirap yung trabaho ng sundalo. Mm-hmm. Sabi ko kayo mga sundalo natin noon, kung nung unang panahon, mm-hmm. panggira lang. Mm-hmm. Malaking kaibahan noon at ngayon mm-hmm. ng pag-uugali ng ating mga sundalo at ating mga kapulisan. Mm-hmm. Governor, much have been said about the IP's role. Ina-accept nila noon yung NPA because wala silang magawa. Tell us about that problem. At I understand nagpa-close ang DepEd ng schools dahil ito'y na-brainwash ng mga NPA. How strategic yung ginawa ng NPA para magkaroon sila ng build-up ng kanilang forces? Una, of course, ang target naman nila, 90% ng nasa NPA is IP. No? Dahil yun ang pinakaunang madaling nilang kausapin. No? So, siyempre yung IP nasa bundok, no? Yun yung madali lang kausapin, pinapangakuha nila ng kung ano-anong mga programa, kung ano-anong mga suporta. So, hanggang sa na-convince nila, so, kunwari, maglalagay sila ng mga eskwelahan. Yun na nga, mayroon na nga silang mga nalagay na eskwelahan. Pero baliktad naman yung tinuturo, no? Mali-bali naman yung mga tinuturo. So, and finally, na-realize ng mga IP na inaabusuhan sila. Kaya naman ang nangyari, yung mga IP na mismo ang nag-alsa, lumaban na against sa New People's Army. No? So tayo naman sa gobyerno, sinusuportahan naman natin, especially in Davao Oriental, no? Na-recognize natin yung ating mga IP. Pero may mga na-dislocate na mga estudyante, did you have some efforts na magpatayo ng mga schools para tugunan to? Actually, kung saan yung mga salupungan school na na-dismantle natin, nilagyan natin ng regular na eskwelahan. Mm-hmm. Oo. Kasi hindi naman natin pwedeng i-dismantle yung isang eskwelahan ng walang kapalit. Mm-hmm. Kawawa magsasakripisyo yung mga bata. Mm-hmm. So, kaya in place na rin lahat yung mga eskwelahan na na-dismantle natin at yung bagong eskwelahan na ilagay natin. Governor, you must have studied the structures of the NPA. No? Coming from Joe Masison, paano ba sila kumukuha ng orders? Ano yung organizational structure nila? Para lang malaman ng taong bayan. Actually, ang kailang organization is by region eh. Okay. By regional command na rin sila. Okay. No? So, meron silang tinatawag na by sector. Okay. No? So, meron silang tinatawag na mga semi-legal nila. Okay. No? Actually, yung iba nasa gobyerno natin. Okay. No? In place na sa ating gobyerno, no? Nagsiservisyo sa gobyerno, pero ang loob nila at isip nila makaliwa pa rin. Pero ang bulk niyan ay yung mga aktivistang estudyante at saka mga left-leaning organizations. Kasi yun ang madali lang pwedeng kumbinsin. Oo. Alam mo naman, yung mga kabataan, masyadong agresibo. No? Gusto nila, laging may challenge. So, kaya naman madali nila makumbinsi. Okay. From your own thoughts or sa record na nalaman mo, ilan na bang nag-surrender? Marami na bang firearms? Ano ba ang kalakaran ngayon kapag nag-surrender? Una, tulad nga ng sinabi ko, kung noon 100% yung dami ng New People's Army, ngayon nasa mga 10% na lang. No, nasa 10% na ang dami na ang na-surrender at ang dami na rin na-recover ng mga baril ng ating mga kasundaluhan at ating mga kapulisan at isang napakagandang programa ng ACLIP program ng ating gobyerno, okay. Yung mga nag-surrender, in particular may mga dalang baril, binabayaran sila. Well, in fact, marami nang saharapan ko mismo na ako yung nag-release ng cheque sa mga nag-surrender na may mga dalang baril. Bago lamang may nag-surrender na isang MPA, mag-asawa, meron silang itinurong baril na kailan tinago, 11 firearms, no? So, of course, naka-schedule na rin sila na tatanggap ng amount galing sa ating gobyerno. Ang kahirapan ng kadalasang itinuturong ugat ng problema sa insurensiya at laganap na kaguluhan. Ang presensya umano ng gobyerno, hindi mararamdaman ng mga nasa liblib nating mga kababayan. Kaya ang tangi nilang naisip na solusyon sa kalamnang sikmura, makiisa sa revolusyon.
Pero kamakailan lamang dahil sa pagpapatupad ng EO-70, sumuko at nagbalik loob sa gobyerno ang maraming New People's Army. Ano-ano ang mga programang nasa ilalim ng proyekto ng Pangulo para wakasan ang problema sa insurensiya? Gaano ka-epektibo ang binuong National Task Force na kung tawagin ay ELCAC o Ending Local Communist Armed Conflict? Anong dahilan kung bakit nakumbinse ang mga rebeldeng bumaba sa bundok at muling kilalanin ang gobyerno? Isang bagay ang sigurado, nag-uumpisa na nga ang pagbabago. Tell us something about ano ang kailangan gawin sa Governor Reynoso at ano nakikita mong pinaka-problema doon sa ngayon? Actually, ang Governor Reynoso kasi, ang hanap buhay ng mga tao dyan is yung pangingisda. No? Kung titingnan mo ang Governor Reynoso, ang kailangan kamukiran ay wala masyadong tumutubong tanim dahil highly mineralized. Okay. No? Ang problema, walang sapat na pundo, walang sapat na pera ang munisipyo at ang taong bayan. So, hindi nila kayang mag-compete sa mga lalaking pang-isda ng mga barko nang nanggagaling sa General Santos City. Knowing the fact na ang Pacific Ocean and Davao Oriental is a tuna highway. Okay. No? Ang mga nahuhuli na tuna na dinadala sa Gensan, ang karamihan ay nanggagaling dito sa Pacific Ocean and Davao Oriental. Kaya naman yung isang programa namin, humihingi kami ng tulong dahil malaking halaga rin ang kailangan, humingi kami ng tulong sa ating national na panggobyerno, specifically sa fishery sector, na kung pwede, huwag na tayong bigyan ng mga maliliit na bangka. Bigyan na tayo ng malaking bangka na kaya nating mag-compete na pang deep sea fishing. Okay. Gob, municipality of Banay-Banay? Of course, ang municipality of Banay-Banay is one of the rice gunnery of Davao Oriental, no? Ang kailangan lamang natin is masuportahan natin yung ating mga farmers na ma-improve yung kailangang production sa palay. Municipality of Tarragona? Of course, Municipality of Tarragona is isang agricultural area. Kailangan rin nating suportahan yung kailangang mga farm-to-market road, livelihood programs ng ating mga kababayan sa bayan ng Tarragona. Municipality of Boston. Boston, of course, isa yan sa pinakamaliit nating munisipyo. No? Ang isang pangangailangan talaga nila is the livelihood program. Okay. No? Somehow, still kailangan pa rin yung farm to market road. When you became governor, nag-ano kayo ng mga heavy equipment para talagang... Una dahil sa haba ng ating provincial roads, sa haba ng ating mga barangay roads. So, kailangan nating magdagdag ng mga bagong ekwipo, no? Para matulungan natin na ma-maintain natin yung ating mga provincial roads and barangay roads. Knowing yung season naman namin dito, no, pag pumasok na yung buwan ng November, December, January, up to February, no? Panay ang ulan yan. So, yung rough road ng mga farm to market road, expected natin na nasisira yan. So, pagtigil ng ulan, kailangan natin i-rehabilitate. For the municipal Katiil? Of course, Katiil, isa rin yan sa napakalaki ang potential, no? Sa rice gunnery natin ng Davao Oriental, no? Okay. Ang laki na rin ang area ng plantasyon ng banana, wow. No? Very progressive town na rin yung Katiil at this point in time because of access road nila going to Compostela and napakalapit na nila sa Davao City. San Isidro. Nandiyan yung ating Mount Hamigitan, no? Napakagandang lugar. So ang kailangan rin natin diyan, just the same actually kung titingnan mo ang buong Davao Oriental, ang kailangang suporta ng tao is still yung livelihood. How did you enforce, Governor, that Mount Hamigitan will be protected? Meron tayong mga bantay gubat na nilagay, okay. Upang mapanatili natin na ang kasiguruhan na walang pwedeng magputol ng kahoy at maprotektuhan natin yung lugar. And also Barangay Lupon. Barangay Lupon is a progressive municipality. It's a municipality of Lupon is a first class municipality. Mm-hmm. It's a very progressive town, no? Siya na yung sigurong next na maging city. Oh. Isang city ng Davao Oriental, no? So, napakalaking area ng municipality of Lupon, no? Yan ang direction mo? Yan actually ang direction natin, no?
just the same tulad sinabi ko, farm to market road, yung mga kakulangan pa rin, no? Still yung livelihood program para sa mga taong bayan. Sa municipality of Caraga? Ang Caraga naman is one of the oldest town in Davao Oriental, no? Medyo may pagka-conservative konti yung mga tao. Bakit? No? Knowing the fact, diyan kasi yung pinakamalaking populasyon ng Mandayan tribes, no? Din sila pa rin yung nag-exercise nung mga tribal practices nila. Sir, Baganga? Baganga in District 1 is the most progressive town in the entire first district of Davao Oriental, no? Nung una, diyan nakabase yung isang logging company na nagsara na rin dahil of course sa ayaw na rin ng taong bayan. And of course, itong hometown ninyo, what will be your legacy? Ito dapat siguro yung hindi mo makalimutan. Of course, minsan kasi alam mo, laging nahuhuli yung ating sariling bayan. Inuuna muna natin yung iba na mabigyan ng serbisyo, nahuhuli yung ating hometown mismo, no? But nevertheless, hindi naman natin pwedeng kalimutan rin, no? Hindi naman natin pwedeng kalimutan. Isang napakalaking programa na plano kong gawin sa bayan ng Manay is yung relocation site ng munisipyo. No, kung titingnan mo yung municipal site nila, napakaliit na, congested na masyado. Kaya nag-usap kami ng mayor na maghanap ng lugar na kung saan pwedeng ilipat, bilihin at ilipat yung municipal site mismo para magkaroon ng room for expansion na kung saan mailagay yung bagong municipal building, no, mailagay yung bagong covered court, mailagay yung mga bagong health center, mga bagong facilities na pwedeng pakinabangan ng taong bayan. How do you ensure that itong city of Makati will be as competitive as the other capitals in the other provinces? Napakalaki ng potential ng Makati City dahil una, nandito yung magagandang beaches, no? Nandito rin pupunta yung napakaraming turista, no? So alam naman natin, pag may turista, buhay na buhay yung economy ng isang lugar. Gov, dumaan kayo sa maraming pagsubok, dinalaw kayo ng Bagyong Pablo, muling bumangon ang inyong mga kabayan-bayanan. Papaano ang nakita mong sigasig at resiliency ng mga tao ninyo dito sa Davao Oriental? Actually, una kung titingnan natin, naging magandang leksyon sa mga taong bayan na naapektuhan ng Typhoon Pablo. Okay. No? Kung titingnan mo, yung mga naapektuhan ng Typhoon Pablo, siya ngayon ang pinakamagandang mga bayan. No? Kung noong una, ang daming mga bahay na nipa, ngayon mga bahay nila, puro yero na. Talaga? Mas na-improve nila yung lugar nila, na-in-place nila properly yung road right of way. So yun ang isang kagandahan na leksyon na nangyari, na na-improve nila yung kailang municipal plan sa para sa kailang munisipyo. And of course, naging alerto na ang probinsya ng Davao Oriental. Pagdating sa mga disaster, mga bagyo-bagyo, lindol-lindol. Kumbaga may kasabihan tayo, base sa experience natin, subok na tayo at matatag na tayo. Governor, how important is the protection on the environment? Of course, yan ang buhay natin. Okay. Yan ang buhay natin, no? Sa ngayon, kung titingnan natin, napakalaking issue yung climate change. Okay. No? So dapat bawat isa sa atin, may contribution tayo para sa kalikasan ng ating buong mundo. What's happening right now because of the coronavirus, what does this teach us? Isang magandang nangyari dito sa coronavirus dahil nagkaroon tayo ng community quarantine. No? This is the right time na magkasama-sama yung pamilya. Ito yung paraan na kung saan na dapat magkaisa tayo. Dahil hindi lamang problema ito ng bansang Pilipinas, problema ito ng buong mundo. Noon dapat magkaisa tayo at maiwasan natin na magkaroon ng kontaminasyon, no, sa ating lugar. Malayo na ang narating ng Davao Oriental. Gaano na kalayo? Actually, hindi ako makapagsabi kung gaano na kalayo. Ang mas magandang tanungin natin is yung ibang mga tao
no? Kasi self-serving pag ako ang nagsalita. But the transformation, you didn't expect na sa buhos ng mga proyekto, support ng national government and other agencies, and the leadership of President Duterte. Ibang-iba na, sir? Ibang-iba na. Ang, of course, ang laking pasalamat ko rin at utang na loob ko sa aking mga kababayan dahil sa aming pagkakaisa, no? Sabi nga natin, hindi imposible na makamit natin ang tagumpay pag tayo sama-sama at tayo nagkakaisa. Kayo naman ang magandang nangyari dito sa probinsya ng Davao Oriental, nagkakaisa ho kami. Nakikinig yung mga kababayan nating NPA na medyo dati galit sa inyo at ngayon nag-offer kayo ng programa. Pero kayong napakalaga mensahe na dapat mabatid nila. Of course, gusto ko iparating sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigang New People's Army, no? Hindi naman solusyon sa problema ang magbarilan tayo at magpatayan tayo. Nandito ako bilang gobernador ng probinsya ng Davao Oriental. Kung gusto niyong magbalik loob, tatanggapin ko kayo at tutulungan ko kayo, no? Ang problema, hindi na solve dyan pag hindi natin pinag-usapan. Upuan natin, mag-usap tayo kung anong pwedeng gawin nating solusyon sa mga problema. Kay Pangulong Duterte po? Of course, sa ating Pangulong Duterte, nagpapasalamat kami sa mga programang ibinigay mo, in particular sa EU70, sa LCAC program, na sana magtuloy-tuloy ito upang maayayos na natin ang katahimikan ng buong bansang Pilipinas. Sir, as we gear for a more peaceful province, meron kayong order o gustong gawin ng lahat ng mga mayors ng Davao Oriental? Nakikinig po lahat ng mga mayors ng Davao Oriental. Okay, ang isang gusto ko lang naman na mangyari sa buong probinsya ng Davao Oriental na manatili tayong sama-sama, manatiling isa ang ating direksyon, kapayapaan at pag-unlad at para sa kabutihan ng ating mga mamamayan. Ayon sa isang kasabihang Ingles, the only constant in this world is change. Ang mga Pilipino, kilala sa pagiging positibo. Malagay man sa alanganin at panganib, hindi na uubusan ang pag-asa na ang mga pagsubok at balakid sa buhay ay lilipas din. Tayong mga Pinoy, palaging bukas ang isip sa pagbabago. Walang duda na ang proyektong ipinatutupad ng gobyerno upang wakasan ang karahasan sa bansa ay tunay na mabisa. Hindi maitatago ang katotohanang abutanaw na ang pagbabago sa ating bansa. Hindi lang ang mga militar at pulis o ang gobyerno at mga ahensya ang sandata upang wakasan ang insurensiya. Mula Luzon hanggang sa dulo ng Mindanao, kung ang lahat ng Pilipino ay magkakaisa at magsasama-sama, mawawala ang takot at pagkabalisa ng bawat isa. Dahil sa wakas, ang inahangad na kapayapaan ay makakamtan na. Issue 1-on-1.